ay maglilingkod siya ng tapat ng taong puso. At pagkaganap niya ang sinabi ni Jesus sa Marcos 12:31, ibigin mo ang lindang buong puso kong kaluluwa, ibigin niyo ang kapwa kayo sarili. So yung utos na yun ay nauwi niya doon sa sinasabi ni Cristo sa 25:40 na kung anong ginagawa mo sa iyong kapwa ay ginawa mo rin sa akin. So kung ang isang tao ay nagmamahal sa Diyos, may pananalig sa Diyos, napapawi na ang kanyang kasalanan. Sapagkat ano pa ang ihatol ng Diyos sa kanya kung ang kanyang pagmamahal sa Diyos ay buong buo sa kanyang puso. So, dito sa Santiago, chapter 5, verse 19-20, kaya pala mahalaga ang pangaral sa mga katulad natin na may alam sa salita ng Diyos. Sabi niya dito sa 5:19-20, mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo, ang sino mang nagpapanumbalik sa isang kasalanan mula sa kanyang muli amaling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayoy napawi ang maraming kasalanan. So, ibig sabihin, sino ba itong mga tao na nalilihis sa katotohanan? Ito yung mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Gayon nga, alam natin sila ay ating pangaralan at pagsabihan. Kung saan, tungkulin natin na tayo ay nakakalam sa salita ng Diyos, na kung hindi natin sinabi sa kanila, pananagutan natin ito sa Diyos. Ito nakalagay sa Ezekiel chapter 3. So, para ang kaligtasan hindi lamang sa atin kundi sa lahat ng tao na nais makakalam sa salita ng Diyos. Kaya pala si Apostola Pablo na kung saan nagsisikap siya na mangaral. At ito man din ay isa rin ito sa mga utos ng ating Panginoon nung siya'y kasakasama po sa Dumidurang Apostol. Nakasulat ito sa Matthew 4:15. Na ito man din ay pinangaral din ni Apostol Pablo. Sabi niya Apostol Pablo sa Gawa, chapter 3, verse 19, kaya't pagsisik kayo at pagbalik-loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. So, mapawi lamang ang kasalanan ng isang tao kung ang pangalan ng salita ng Diyos at ang tao ng pangaralan ay manumbalik sa Diyos, hindi lamang ikaw ang tatakpan ang iyong kasalanan o mapapawi ang kasalanan o di pati doon sa tao naniwala ay pinangaral mo na salita ng ating Panginoong Isus. So, mahalaga po na mapapawi ang kasalanan ng tao dahil po kung hindi mapapawi, patuloy po ang kasalanan sa natili yung kasalanan sa isang tao. Kaya, sa unang panahon, sa kapanahonan pa ng mga propita, kay propita David, sinabi po roon sa awit, at ito naman din po isinulat din sa aklat ng Roma, chapter 4, verse 7, mapalad yaong ang mga pagsuway ay pinatawad na at ang mga kasalanan ay napawi na. So, mapalad yaong ang mga pagsuway ay pinatawad na. So, noong hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, naging masuway tayo. Pero ngunit kung nakakilala tayo sa ating Panginoon, napawi ang ating mga kasalanan sapagkat tayo nanumbalik sa Kanya. Pinatawag ang taong yaon na nanumbalik sa Diyos ay naging mapalad. Bakit siya mapalad? Sapagkat napapawi na mga kasalanan ng tao nang manumbalik siya sa Diyos at nakakilala sa ating Diyos at binigyan ng halaga ang Diyos sa kanyang buhay. Pinaglilingkuran niya at nabibigay siya ng panahon. Kagaya sa bawat isa sa atin na rito sa gabi ito, kung tayo pa ay hindi pa nakaalam sa katotohanan, tayo ay nagpapahinga na